Sa ating pong mga balitang pambansa, magkaiba ang kwento ngayon ng China at Pilipinas sa panibago pong insidente ng banggaan umano ng mga barko sa West Philippine Sea. Sa kwento ng China, illegal daw pong pumasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito po'y dinedma raw nito ang babala ng China Coast Guard at nagpaka-unprofessional daw kaya humantong sa banggaan. Giit naman ng ating gobyerno, legal ang resupply mission ng Pilipinas dahil bahagi ng ating exclusive economic zone ang Ayungin. Mapanlin lang daw ang kwento ng China at kung merong mga nagpapalubha ng tensyon, ito'y China at hindi ang Pilipinas. Nangyari po sinasabing banggaan kasunod daw po ng pagsisimula noong weekend na panguhuli po ng China sa mga trespassers daw sa inaangkin nilang teritoryo. Nagpadala na po ng mga barko ang Philippine Coast Guard para bantayan ang ating mga mangisda sa Bajo de Masinloc. Sa kwentong ito, paano ka naman papanig sa China na hindi kumikilala sa arbitrary ruling na tayo ang may exclusive economic zone claims dyan sa lugar na iyan, di ba? At sila pa nagsasabi na tayo po ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Ang kapal ng mukha with yan. All due respect. Samantala, muling kinondena ng international community ang panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, pinagkaitan na naman ng China ang karapatan ang mga barko ng Pilipinas na makapaghatid ng supply sa sarili nitong exclusive economic zone. Ang Japan naman, kaisa raw sa pagpapanatili ng kapayapaan at malayang paglalayag sa West Philippine Sea base na rin sa batas. Sa ilang pang importanteng balita ngayon pong araw na ito ng Martes, nagsusulputan daw ngayon ang mga maliliit na Pogo Hub sa Metro Manila at Central Luzon, kabilang na sa Pampanga kung saan naghihigpit na. Di ho ba't ang report pati sa Ilocos Norte meron din? Meron. Napansin daw po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na dumarami ang mga maliliit na scam hub sa Metro Manila at Central Luzon. Nag-ooperate daw ang mga ito sa mga apartment, mga condominium units at maliliit na opisina. Nasa 20 hanggang 30 ang nadampot sa mga small-scale scam hub. Maliit na numero yan kumpara sa daan-daang nahuhuli sa mga malalaking raid. Karamihan po sa mga naaresto ay pawang mga dayuhan at meron po namang mga mangilang-ilang Pilipino. Ipinag-utos na po ng provincial government ng Pampanga na magkaroon daw ng house-to-house inspection sa mga small-scale pogo sa kanilang lugar. Posibleng maharap sa kasong human trafficking si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa mga umano'y illegal na aktibidad sa niraid na Pogo Hub sa lugar. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nakapagpakalap na sila o nakapagkalap na sila ng sapat na ebidensya laban sa alkalde kahit pa wala ang pangalan nito sa anumang dokumento ng Zunyuan Technologies. Pinag-iisipan din daw ng PAOC na kasuhan si Guo ng money laundering at iba pang reklamo. Magpupulong ang PAOC at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong araw para plantsahin ang mga ihahaing kaso laban kay Mayor Guo. Sa ilang pang balita na iuwi umano sa bansa, ang 13 OFWs na namatay sa sunog sa Kuwait. Tiniyak po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang scholarship grant para nga sa mga anak ng mga namatay. Sasagutin daw ho ng OWA ang pagpapalibing sa mga namatay pong manggagawang Pilipino. Madaling araw noong pong June 12 nang sumiklab ang apoy sa isang building sa dyan po sa area ng Southern Kuwait. Posible umanong marami ang tulog at hindi nga po daw nagising o hindi na po nakalabas sa nasusunog na gusali. 49 ang namatay. Ang 6 na Pilipino po naman ay nakaligtas at tuloy daw po ang pakikipagsapalaran sa bansang Kuwait. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.